Hello mga gagait, kakadwaya, gagayon. Ang paksa po natin ngayon ay ang pagluluto ng pintikan. I-reveal ko po sa inyo kung paano magluto ng masarap at malasa na pintikan. May sekreto po dyan sa pagluluto. Papakita ko po sa inyo ngayon. Ito po ang lulutuin natin ngayon. Saka ito. Kalpo ito. Ito po, nito po ito naman. Kaya po tinawag na pinikpikan ito kasi ang pamamaraan po ng pagpatay sa manok ay pikpik po ito, tawag paghampas, gano'n. Kapag kita po sa mga. Hampasin po natin yung pakta na gano'n para po matlak ang dugo. Saka po natin po pukpukin yung ulo. Para po tinawag ng pinipigan kasi kailangan po nating pipikin ang manok. Pati po sa leeg, pipikin po natin para po yung dugo po niya maglap. Yun po ang nagpapasarap sa pinipigan. Po ang gagawin natin dito sa isa. Ganun din yung paraan. Pikpikin din po natin. Po, napikpik po natin yung manok. Susunugin naman po natin ngayon ang balahibo. Hindi po pa si Pahepoy kasi apoy po ang susunog sa balahibo. Unahin po natin alis ng mga pakpak at buntot kasi pag sinunog po natin, mahirap na po natin linisin yan. Thank you.
ito na po yung nasunog natin. Medyo sunog-sunugin po natin para medyo lumabas yung mantika sa balat. Parang yan, oh, nagkabitak na po. Para po lumabas yung lasa, mga gagait, lumabas ang lasa ng manok. Yan po itsura. Medyo maitim po siya, pero mamaya po natin lilinisan yan. Papakita ko po ngayon ang pag-i-slice. Magkakaiba po kasi proseso ng pag-i-slice, pero sa amin po mga iguro, pag-i-slice, isa lang proseso niyan. Ganito po yun. Pagmasan nyo po mabuti. Kunahin po natin sa hita. Sa hita po yan. Yan. Lagutukin po natin ganoon. Yan. Tapos po, dito naman po ngayon. Sa likod niya. Makakapa po natin dito. May buto po rito. Diyan po natin kukuan yung kutsilyo natin. Sa banda po rito. Duwain po natin dito. Ingat po tayo para hindi po matamaan yung bituka na ito po, yung bituka, para po hindi mabitak. Ito po yung buto rito. Yan po, oh. Yan po. Ganun din po ang gagawin natin sa kabila. Yan po ang igurot style na paghihiwa ng manok. Pag nahiwa na po yan, maalis na lang po yung pusa. Tagal na po yung pitso. Iwalay naman na po natin yung kita. Yan na po siya. Hita, pitso. Iwain po natin leeg para po mabunot natin yung laman loob niya. Yan po. Ikutin po natin ngayon ito yan. Oh, may club po siya, oh. Basin mo natin para hindi mabasag. May egg! Ipong bitok, ah. Lagay po nito sa planggana. Mamaya po natin nilinisin yun. Ganun din po gagawin natin dito. Kita po muna. Nagutukin ganun. Baliktad. Pwede po natin alisin agad. Saka iulay po natin pitso sa likod. Same procedure po. Tuloy na po natin yun. Takin po natin yung bituka po niya rito sa may leeg. Bet natin doon. Ngayon, iiwalay po natin yung mga egg. Dalawa na ang egg natin. Pagtapos po nyan, i-slice po natin, iihaw natin saglit para po lumabas yung lasa niya. Yun po yung sekreto sa pagluluto ko ng pinipikan. Alisin natin yung tuka. Biyakin natin dito para malinisan natin bunganga niya mamaya.
Tapos, biyakin po natin dito sa ulo. Para pag kinain, pagluto na po, kakainin natin utak, hindi po tayo mahirapang punin yung utak niya. Ganun po. Yun po yung utak niya, oh. Utak po ng manok yan. Ganun din po gagawin natin sa isa. Ngayon, iihaw po natin saglit itong mga parts ng manok natin. Saglit lang po, iihaw natin para maglasa siyang parang napausukan po ba siya. Parang naitapa. Parang smoked meat po. Habang naiihaw po yan, mamimitas po tayo ng gulay na sayote. Ito po ang sayote. Sayote po ito. Tanim po ito sa bakuran ng bahay. Ang sayote po, pwede pong umakyat, pwede pong sa lupa gumagapan. Hanap po tayo ng laman ng sayote. Yun, may isa po. Meron na naman. Dalawa na. Ito pa. Isa. At ito pa. Yun o, nakadugtong siya. Bunga po talaga ang sayote yan. Babalatan natin ito. Yun ang iahalo natin doon. Habang nag-iihaw tayo, pipipire natin itong gulay na sasarok natin. Ito po, luya ito, binalatan na natin kanina. Ihiwain natin yung luya. Lalagyan po natin ng luya para medyo may anghang-anghaw kung yung sabaw niya. Hiwain po natin paabang ano. Para po makita, mas maganda yung malalaki. Kasi yung iba po, ayaw kumain ng luya. Tapos, babalatan na natin ang sayote natin. Ang saya to kasi locally grown dito sa amin, dito sa Benguet. Diba, ginagawang farm talaga na sayote producers. Ang karamihan naman po rito, yung may mga bakuran, nagtatanim sila ng sayote para hindi na bumili. Nakapitbahay nga, pag may nadaan ng sayote, sa daan, kumukuha na. Pangulam nga naman, kaysa bibili pa. E minsan, sayote rito sa amin, parang damo lang yan, kusang tumutubo. Mahulog yung matandang bunga na ganito, may tutubong ugat dito at dahon. Yun, paglapag mo sa lupa, kung saan ang tutubo yun? Yan, sayote. Yun, okay na po siya, oh. Yan po. Ganyan na po itsura. Malasa na po yan. Kukunin na po natin. Ah, yan po, oh. Lumabas yung mantika. I-slice na po natin siya. Alisan natin ng kuko, manicure natin. Kasi hindi naman natin makakain kuko ng manok. Mm-hmm.
naihaw natin kanina, naging ganyan po siya. Pinausukan natin na mahinang apoy lang na umuusok siya. Ngayon, yung ganitong itsura po, pag naluto po yan, malasang malasa po yan. Pati po sabaw niya. Silalang na po natin, nandun na po yung slice natin pinagpikan kanina. Ihahalo na po natin mamaya yung sayote. Pero unahin po muna natin yung luya. Para hanggang sa kumulo siya. Ngayon, ang paglilinis naman, sa iniwan natin kanina doon na bitukan ng manok, lilinisan po natin, sasali po natin ito. Ito yung bituka, ihiwalay natin yung itay. Itay at puso. Ito yung atay, puso. Aalisin natin yung apdo kasi mapait yan. Tatapon na po natin yung apdo. Ganun din po gagawin natin dito sa isa. Alisin natin ang atay, ulay na natin agad. Lugasan na po natin, naalis yung ipot ng bituka. Gagawin po natin para mawala yung lansa, para siguradong malinisan natin, lamasin po natin ng asin. Ipiprimper natin ng asin. Lamasin natin ng mabuti para mawala yung amoy. Thank you.
isasama na po natin ito doon sa isinaang nating kaldero kanina. Hintayin natin maluto, saka natin ilagay yung seote para half cook ang luto ng seote. Kasi nilalagay natin agad ngayon, ma-overcook, ihilaw pa yung karne. Mga gagait, ito na po yung manok natin, malamot na. Lalagay na po natin tong seote. Lagyan na natin ng asin. Tapos, takpan uli natin. Haluin natin. Mix lang muna. Yan. Hintayin lang po natin ng 1 minuto yan. Maluto yung gulay. Luto na mga gagait, kaibigan, kailan, kainin na natin. Naghihintay na yung mga pakain ng luto natin. Tanungin natin sila mamaya kung magustuhan nila ang lasa. Wow, ang sabaw. Yellow siya. Sa amoy pa lang, masarap na. Sarap. Ito na yung mga customer natin, mga bata. Oh. At saka yun, magandang dalaga. Dalaga. Dalana. Lagyan natin ng tuwang-tuwa agad, wala kang damit. Kuha tayo ng kakainan natin. I'm gonna what? Gano na daddy, gano. Dito tayo kakain para talagang feel natin na Igorot style. Kakain? Yes, dito tayo kakain, kuya. Cooperative. Kuya, say hi. Yan tayo kakain. Plate mo kuya, hawak mo. Yan. Gabing igi, plate ka rin. Yan, plate ni Igi yun. Anong gusto mo? Yung hita? It's so heavy. It's so heavy daw, mami. Hawakan mo nga naman, mami. Si Shell English. Ay, na yung egg nyo. Ay, yung egg ang gusto niya. Egg to? Saan ang egg niya? Ito? Baby. Yun yung isa sa'yo, baby. Masarap yung isa sa'yo, baby. Egg? Pakainin muna natin mga batang to. Oh, egg! Wow, you want sabaw? Sabaw. Gusto niya ng sabaw. Ilagay mo rin ito para hindi matapos. Kasi heavy daw, heavy. Bigit na dugo na heavy. Kinan na rin. Oh, it's good sabaw. Ay, buo. Mama. Nila ang mahilig talaga itong dalaga ko sa susu with matching sili. Ito naman ang isang kalanguyan na pugi. Say hi to the camera.
Baby ko naman. Kainin mo yung pagkain mo, ha?